Hello, welcome back to my channel. Kung bago ka pa lang dito sa channel ko, don't forget to subscribe, like, and share para updated ka sa video na susunod na ilalabas ko. Ang tatalakayin natin ngayon ay kung paano gumawa ng appointment or OFW information sheet or record sa POEA. Kailangan pagpupunta tayo sa POEA, may dala-dala na tayong appointment. Kasi di tulad nun mga nakaraan na taon, mga dumaan na taon, kahit wala po kayong appointment, pwede lang po. Pero magigising po kayo na madaling araw. Kasi po ano po yan, kung sino yun mauna, yun ang bibigyan ka agad ng number. Kasi doon sa pagkuha ng info sheet, kailangan may numbering bago ka pupunta. Kaya makakapila ka na, yun, pag nauna ka pumunta, mauna ka rin makakakuha. Pero iba na po ngayon. Pag wala po kayong appointment, no entry po. Yan po ang bagong policy ng ating gobyerno or ang POEA. Isa sa mga purpose, bakit kumukuha tayo ng appointment sa pagkuha ng info sheet, kasi doon natin malalaman ang isang aplikante ay ex-abroad or mga first-timer. Isa po yan sa mga requirements na pag nag-apply po kayo ulit. At dahil na may record na kayo, hindi nyo na kailangan mag-OWA, hindi nyo na kailangan mag-TISDA. Dahil mayroon na kayong kompletong record, dito natin malalaman kung ang pag-alis ninyo sa atin bansa, legal or illegal. Kasi pag legal ka, ibig sabihin may record ka sa POEA. Kapag punta mo doon, halimbawa umalis ka, tapos nasabihin mo sa agency na, umalis ako ma'am, nakaalis ako, pero nung sabi ng agency sa'yo, pumunta ka sa POEA, kumuha ka ng info sheet. Nung pumunta ka sa POEA, nalaman mo na wala ka palang record. Anong ibig sabihin? Ibig sabihin, nung pag-alis mo, illegal. Hindi ka re-registered sa POEA. Magbibigay na ako ng instruction kung paano tayo gumawa ng appointment. Ilalagay ko na lang sa description ang link kung paano tayo nag-arrive sa page na to. Ngayon po, pag wala pa po kayong account, pipindutin nyo lang po ang new user. Pag napindot nyo na po itong new user, ito na po yung lalabas ang page na to. Nakikita nyo po dito ang request by OFW, request by family of OFW, request by other parties. Explain ko na po muna sa inyo kung anong ibig sabihin ng request by family of OFW. Halimbawa po, yung personal na OFW ay hindi po siya pwede na kumuha, may trabaho. O kung importante ang kanyang lakad, hindi siya pwede kumuha. Yung pong inutusan mo o representative mo, kailangan po daladala niya yung online appointment form. Kailangan po may written consent sa OFW. Kailangan po ang mga dokumentong daladala niya, original. Halimbawa po, kung inutusan mo yung asawa mo, kailangan original na marriage contract. Halimbawa, mother mo, parent mo, kailangan birth certificate original galing ng PSA. Halimbawa, yung children or anak mo na utusan mo, kailangan yung birth certificate nila galing mismo ng PSA. Dapat po ang dala-dala dito, puro original. Hindi pwede yung fake. Ngayon, gagawa na tayo ng appointment using request by OFW. I-click lang natin ang register or make an appointment. Ngayon, nandito na tayo sa pipila pa natin ang form for appointment. Ang maiden name for female, para po ito sa married na. Yung last name dyan na nakalagay, dapat apelyido nung dalaga ka pa. Yung sa middle name naman, dapat middle name nung dalaga ka pa. Leave it blank kung single ka. Dito naman sa mother's maiden name, apelyido ito ng nanay mo sa pagkadalaga niya. Importante po kasi ito dahil ito po yung gagamitin natin sa paglalagin natin. Ang agency name, ito po yung agency na inapplyan mo noon or nagpaalis sa'yo noon. Sa year of record, ito po yung taon kung kailan umalis at umuwi ng bansa.
Babalik na lang po ako pag natapos ko na pilapan ang form na ito. Ngayon natapos na natin pilapan ang form, pupunta na po tayo sa purpose of request. Click lang po natin ang new application. Dito po sa Select Branch Office, click lang po natin ang POE Ortigas Office. Dito sa Select Appointment Date, kung mapapansin ninyo dito sa calendar, mayroon na nakabold na mga numbers at wala. Pipili tayo doon sa mga date na nakabold. Mamimili tayo ng pizza at oras sa availability time natin. I-click natin ito para sa verification kung robot tayo o hindi. Ito na po ang itsura ng appointment natin sa POEA. Pwede mo na siya i-save or pwede mo na siya i-print. Ito po yung dadalhin mo pagpunta sa POEA na may kasamang valid ID. Gustuhan ninyo ang video na ito, please don't forget to like and subscribe my channel para updated kayo sa mga bagong video at sa mga susunod na video na mayroon kayong matutunan. Bye and God bless us all!